Happy healing morning po sa inyong lahat at welcome sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga nangungunang lung problem sa mga bata sa buong mundo, ang pneumonia o pulmonya. Bagamat maaari ding maging at risk sa pneumonia ang adults, lalo na po ang nasa edad 65 pataas, ay higit po itong delikado sa mga bata, lalo na kung mahina ang immune system. Ayon sa World Health Organization, ang Pilipinas ay nasa top 15 ng mga bansang may pinakamaraming kaso ng pulmonya sa mga kabataan. At alam niyo po ba na every 45 seconds araw-araw ay may isang bata sa mundo na namamatay dahil sa pulmonya? Ganun na lamang po ang naging takot ni Lola Gemma Pepino nang maospital ang kanyang nooy 7 taong gulang na apo na si Jana dahil sa high-risk pneumonia. At lalo pa po siyang nangamba nang ang pasyenteng katabi nila sa kwarto na may parehong sakit ay namatay habang nagbabantay siya sa kanyang apo. Dati po, nagtataka kami kung bakit pumapayat si Jana. Magana naman siyang kumain, wala naman siyang nararamdaman. Nag-desisyon kami na ipa-check up siya. Tapos nga nakita na meron siyang high-risk pneumonia. Tapos after that, nilalagnat na siya. Tapos inuubo, nagsuka, tapos na-combine po siya. Doon po na takot po ako yung nag-ano na siya ng mga plema, mga kulay dilaw. Yung katabi din namin, siyempre namatay. Kaya natakot ako para sa apo ko. Paano siya nakaligtas sa pulmonya sa tulong ng Healing Galing gamutan? Tunghayan po mamaya sa kabuuan ng kwento ng paggaling ni Jana sa Ang Galing. Sa Balitang Kalusugan, aalamin po natin ang mga tips para mapanatiling malusog ang baga at maiwasan ang pulmonya at iba pang komplikasyon. Sa Healing Katanungan naman, papayuhan po natin ang natural na paraan ng gamutan ang isang batang pabalik-balik sa ospital dahil sa pulmonya at ang isang call center agent na nagtatanong ng kung anong vitamins ang maganda para sa kare-recover pa lamang mula sa pneumonia. Paano nga ba nagde-develop ang pneumonia at paano po ito maiiwasan at malulunasan sa natural na paraan? Ihahatid po natin ang lahat ng yan dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Narito po ang ilang mga tips para mapanatiling healthy ang ating lungs. Doktora, ano po ang gamot sa pneumonia? Kagagaling lang sa pneumonia. Ano po ang vitamins na maganda sa kanya? Paano pala kasi ng baga para maiwasan ang sakit? At mga tanong tungkol sa pulmonya ang sasagutin ni Doktora sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Healing Galing. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's Acupuncture Clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Healing Galing! Patibay ng katawan, damdamin at isipan sa Balitang Kalusugan. Subukan niyo po mag-breathe in and breathe out. Kumusta po ba ang inyong paghinga? Maluwag ba kayong nakakapag-inhale, exhale? Ang maluwag at magaang paghinga po ay sinyales ng malusog na baga. At narito po ang ilang mga tips para mapanatiling healthy ang ating lungs. Una, lumangha po ng fresh air. Pinakamagandang mag-breathing exercise sa mga lugar na malayo po sa air pollution tulad ng mga lugar na maraming puno at mga halaman o kaya ay sa may tabing dagat. Kung nakatira naman po kayo sa syudad, maaari pong mag-alaga ng mga air purifying plants sa bahay o sa ating bakuran gaya po ng peace lily, ang halamang pothos,
snake plant, spider plant, pati weeping fig kung meron po kayo nito at ng chrysanthemum. Mga indoor plants po ito na nagpupurify ng ating air sa loob ng bahay para makatulong po sa pagsala ng nilalanghap nating hangin. Isa pa pong tip para sa healthy lungs ay ang regular na ehersisyo. Ang pag-exercise po ay nagpapatibay ng baga dahil mas nagiging mahusay po ang katawan natin sa pagsagap ng oxygen. Kung may access po tayo sa playground, ayan, magandang exercise po, lalo na para sa mga bata ay ang paglalambitin sa monkey bars. Kasama din siyempre ang pag-iwas sa paninigarilyo at secondhand smoke na alam po nating nakakalason sa baga. Iwasan din po dapat ang pagpupuyat at ang sapat na tulog ay nagpapatibay po ng immune system na pumoprotekta sa kalusugan po ng ating baga. Sa Healing Galing Way, pinapayo din po natin na iwasang matuyuan ang pawis at huwag pong maliligo agad-agad kung pawisan dahil maaaring pasukan ng lamig ang baga. Para ma-neutralize ang lamig, ugaliin po na magpa-araw tuwing umaga. Ang sunlight exposure po ay nagbibigay ng vitamin D na nagpapa-healthy po sa lungs. At napag-alaman din po sa mga pag-aaral na ang mga batang madalas daw po na nagpapa-araw ay mas mababa ang risk na mag-develop ng problema sa baga. Makakatulong din po sa pagpapahealthy ng lungs natin ang pagkonsumo ng food for the lungs. Ilang halimbawa po nito ay ang mga gulay tulad po ng malunggay, ang broccoli, cauliflower, ang asparagus, maganda po yan. At madadagtang prutas po, malaking tulong gaya ng chico, chesa, yang kaimito o star apple, durian, pati avocado at marami pa pong iba. Mga tanong pang kalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin namang Healing Katanungan, may tanong po si Mercy Lucas. Sabi niya, Doktora, ano po ang gamot sa pneumonia? Yung apo ko pong 10 years old ay pabalik-balik na po sa ospital. Naku, Lola Mercy, talagang magpapabalik-balik ang apo natin sa ospital, lalo na kung iniaasa lang natin sa gamot ang pagpapagaling. Kailangan po ay holistic ang approach katulad ng ginagawa natin dito sa Healing Galing at itinuturo sa ating mga pasyente. Number one, syempre, yung nakakapagpalusog sa baga na mga pagkain, kababanggit ko lang, diba? Huwag po nating hayaan na puro sichiria ang nakakain ng mga bata. Yung mga whole food sa halip na ordinaryong tinapay, may kamote po, purple kamote, maganda rin, di ba? At marami pa po kayong matutuklasan sa mga pagkain pampahealthy sa baga. And also, yung laro nila, i-check po natin kung may mga toxic substance dun sa kanilang laruan, baka nakakain, nai-inhale, iba-iba na po ang mga toys ngayon ng bata, di ba? Ganun din po ang pagtulog, kailangan i-observe natin na mahaba ang pagtulog ng mga bata, okay? At iwasan po natin na matuyuan ng pawis ang ating mga alaga habang naglalaro, di po ba? Yung iba ang ginagawa, sa halip na punasan, bantayan ang bata at punasan, binababad po yung tuwalya sa likod, lalo pong na-expose yung baga sa pawis kasi hindi natutuyo. Kung cotton po ang damit ng ating mga alaga, maa-absorb po yung pawis, no? So babantayan, papalitan ng damit kung kinakailangan. At mas maganda po sa halip na ginawa nating sampayan ang likod ng bata ng tuwalya, ay mas maganda pong paper towel or bond paper ang ilagay para pagbasan ng pawis, tanggal, palit, no? Huwag naman newspaper kasi baka mabasa na natin lahat ng balita doon sa dibdib at likod ng bata, di po ba? Alright. So Mercy, karagdagan lang meron tayo sa mga outlets ng Healing Galing ng Healing Food Tablet, no? Ang ating Arthrospira Tablet. Yung verdeng tableta na may tatak
na HG. Kailangan po hanapin nyo yung tatak na HG sa mga physical outlets ng Healing Galing. May isa tayong Facebook shop. Yan, kompleto rin ang mga original na Healing Galing products. At yung binabanggit ko, Lola Mercy, na Healing Food Tablet o yung Arthrospira, kung 10 years old ang iyong apo, pwede nang isabay sa kanyang pagkain ng breakfast, lunch, and dinner ang 4 hanggang 5 tabletas ng Arthrospira tablet, pampalakas ng baga at pampataas ng immune system. Pagka naglalaro ang mga bata, sa halip na cold water, warm water po, para pati ang puso ay napoprotektahan natin. At ang matyaga, gabi-gabi bago matulog ang bata, yung gentle massage ng Healing Galing Oil after warm compress application, no? Dibdib, likod, ayan, massage-massage ng Healing Galing Oil, siguro 5-10 minutes. Kung 10 years old lang, pwede, no? Pati dibdib at yung tigabi lang gilid ng leeg. Ngayon, dahil pneumonia ang nagiging karamdaman ng yung apo, sana mainom niya ang medyo mapait na tableta natin, ang Serpentina. Yun ang maganda para sa infection. Ang aking reseta para sa iyong mahal na apo, Lola Mercy, ay ang pag-inom ng 3 tableta ng Serpentina after meals 3 times a day para doon sa infection ng pneumonia. Mahina po kasi ang herbal, kaya hindi pwedeng tigitigisan, tableta lang tayo ng ating mga herbal supplements. Okay? Maraming salamat, Mercy, sa inyo pong katanungan. Sana'y makatulong sa inyong apo ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora! Si Amelia Rivera naman, sabi niya, "Good morning po, Dr. E. Ang anak ko po na call center agent ay kagagaling lang sa pneumonia. Ano po ang vitamins na maganda sa kanya?" Okay. So, nagre-recover ito, no, Amelia. Yung binanggit kong Arthrospira, i-increase natin ang dose, no, kasi adult na itong iyong anak. 10 tablets ng Arthrospira tablets, yung Berdin tableta na may tatak na HG, ha, siguruhin mo lang. 10 tablets kasabay ng breakfast, ng lunch, ng dinner. Pero sasabayan din ng ating holistic approach para ma-maintain ang maayos na kanyang condition. Kung hindi, babalik ulit yung problema, di ba? Kailangan matulog din siya ng sa wastong oras at dapat walang bisyo, yung sigarilyo, yung pag-inom ng alak, di ba, ang alcohol, nakakaperwisyo sa baga. At kung may iba pang mga bisyo, ay alisin na para clean living, wika nga, di ba? At pag gusto niyang lalo pang maging tuloy-tuloy ang pagginhawa ng kanyang baga, yung gentle massage ng Healing Galing Oil sa dibdib, likod, tigabi lang gilid ng leeg, after ng pag-a-apply ng warm compress ay malaking tulong. Sundan niya ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea para mag-flushing ng toxins ang baga. Pero bukod sa baga, pati kidneys, pati liver, lilinisin ng ating herbal cleansing tea. Okay, maraming salamat, Amelia, sa iyong katanungan. Sana po'y makatulong sa inyong anak ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora! I-start po nun, suka siya ng suka, tapos babalik-balik yung lagnat niya. Sobra pong namamayat siya. Pina-x-ray nung doktor. Tapos nag-positive po siya sa pneumonia. Ano yung ikinatakot mo sa ospital? Yung katabi po namin namatay. Paano nakaligtas sa high-risk pneumonia ang mahal na apo ni Lola Gemma? Alamin ang kwento ng paggaling ni Jana sa Ang Galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Ang problema sa baga ay maaaring magpakita ng alinman sa mga sumusunod na sintomas. Kakapusan sa paghinga kahit wala namang mabigat na gawain o ehersisyo, pabalik-balik o matagalang pag-ubo na may plema,
wheezing o parang may sumisipol sa paghinga na senyales na may nakabara sa daluyan ng hangin, paninikip o pananakit ng dibdib, madaling makaramdam ng pagod, pagbagsak ng timbang, matinding pagpapawis kahit hapon o gabi, lalo na sa bahagi ng ulo at lagnat at pagiging ginawin lalo na sa hapon o gabi. Kung nakakaranas ng mga nasabing sintomas, makabubuting magpatingin agad sa health professional upang maagapan ang anumang komplikasyon. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way! Ang galing! Nandito na po si Lola Gemma, ang mapagmahal na lola ni Jana Pepino na ngayon ay nasa eskwela kaya hindi po natin makakasama. Ano yung napansin niyo noon na naku, kailangan ko na kayang ipa-check up itong apo ko? Sobra pong namamayat siya. Na malakas namang kumain. Wala namang pagbabago sa diet niya. Walang lagnat. Puro pawis lang. Opo. At saka yung pangangayayat. Okay. Pina-x-ray nung doktor. Tapos nag-positive po siya sa pneumonia. Pneumonia. Okay. Ano lang ang payo ni Doc? Pinainom lang po ng antibiotic. Okay. So, puro antibiotics lang ang iniinom noon ni Jana. Ano yung na-realize mo ngayon, Gemma, na na-overlook mo kaya nagka-pneumonia si Jana? Siguro po yung pagpapawis niya, minsan nakakalimutan na ano. Galing sa school specially. Galing sa school po, opo. Tapos, suot yung uniform na pawis, opo. Hindi na nakapagbihis ang bata. Dapat, pagdating ng ating estudyante sa bahay, palit ng damit, punas ang pawis, pulbo or punas, opo. Tapos bagong damit, no? At saka yung minsan na-overlook natin na napabayaan natin na nakasampay yung tuwalya sa likod. Ayoko. Lalo nung mas bata pa, di ba? Alam niyo po ba na mas makapal yung tela nung ating towel kesa dun sa damit ng bata? Dapat po, ang damit ng ating mga alaga ay cotton para naaabsorb yung pawis, di ba? Okay, so sa matagal na panahon, hindi natin napapansin yun kay Jana. Di ba, Gemma? Opo. Bakit na-hospitalize si Jana? Umuubo po ako ng may plema, tapos nilagnat po ako. Sumakit po yung tiyan ko, tapos nagsusuka na po ako ng may plema. Tapos pumunta po kami ni Mama sa hospital. Hindi na po ako nakakapasok ng isang buwan dahil sa sakit ko pong to. Suka siya ng suka, tapos babalik-balik yung lagnat niya. Pero tuloy-tuloy ang antibiotics na binigay ni Doc. Opo. Tapos, parang hindi nagbago sa tingin mo. Hindi po. Alright. Tapos, ipinasok na sa ospital. Opo. Kinonfine na. Lumubha ba yung problema sa baga? Ano sabi ni Doc? Ano po, yung sabi niya, observe daw po ng hanggang 3 days. Kasi malakas naman siya kumain. Nung mga 3 days na siya, ganun pa din, hindi pa din na anong inulit yung x-ray niya, ganun pa din, may nakakapit pa rin na plema. Ano yung ikinatakot mo sa ospital? Yung katabi po namin namatay, yung baby sa katabi namin. Kami na lang po ang natitira doon kasi yung mga matagal na po na naglabasan na po sila magkakasabay. Pero pare-pareho ang sakit nila doon sa po, kwarto. Sa isang room na yung puro pneumonia. Mm-hmm. Tapos sabi nung katabi ko, hala ate, inaabot kami ng buwan dito. Sabi ko, naku, ayokong abotin ng buwan dito. Sa ospital. Kaya, opo. Kaya ayun po, yung inutosan ko po yung mama niya nga po na 3 days pa lang kami, pinabibili ko na ng healing food po. So ikaw pala ang doktor ni Jana kasi ikaw ang nag-prescribe na bilhin ng mami ni Jana ang Arthrospira tablet. Food for the lungs, no? Maraming sustansya po ang Arthrospira tablet, hindi po ito gamot. Food supplement na pampataas ng immune system. Okay. Dahil gumaling sa asthma si Matthew, ang bunsong kapatid, naisip ng Lola Gemma na mas maganda rin para kay Jana. Diba? So, Arthrospira lang muna sa hospital. Pero, anong improvement? Bakit mo nilabas ng ospital si Jana? Yung pang-anim na araw na siya, inexi uli po siya. Mm-mm. Mula 3 days siya doon, pinapainom po na po siya ng healing food, opo. Yung Arthrospira tapos nung tablet. Mga 6 days na siya, nakapansin ng doktor na medyo malakas na. So nakita mo na nag-i-improve na siya ng 3 araw pa lang na umiinom ng Arthrospira tablets. Opo.
Okay. Tapos, sinabi ni Doc na getting better na. Kaya nung sinabi ni Doc na pwede na i-discharge, natuwa ka na. Opo. Kasi nga naman yung katabi sa ospital, namatay, parehong pneumonia ang opo problema. Alright. Maikwento ko lang po, no, na sa history ng kalusugan ng pamilya ni Gemma, ang kanya palang mother ay mahina rin ang baga. Opo. Ano na nga naging sakit ng mother mo? Ano po? Pneumonia din. Pneumonia din, no? Yun po ang lola sa tuhod ni Jana. Okay. Hindi naman naisalin sa'yo? Hindi naman. So, napunta kay Jana. At yung mother ni Jana, ang anak mo naman, opo, ano ang naging sakit? Pneumonia din. Pneumonia din po, no? Ayan na, nakikita natin yung pattern. Tapos, itong bunso, si Matthew, bunso ni Jana, hindi naman pneumonia. Ano dumapo? Hika. Naging asthmatic naman po nung baby pa si Matthew, kaya na-discover ni Gemma ang hiling-galing. Alright. Now, isang magandang matutunan din po natin ngayong umaga, mga kaibigan, na pag nakakita na tayo ng pattern sa ating lahi, sa ating tribo ba, kung ang tribo natin ay mahina ang baga, simula na po nating magsagawa ng mga pagbabago. Ang oras ng pagtulog ba ni Jana ay na-observe mo o napupuyat ba siya madalas? Napupuyat po. Cellphone. So yung puyat po kasi, mga kaibigan, ay talagang contributing factor sa paghina ng baga, no? At syempre, bata pa naman, wala pang bisyo, di ba? Wala pa. Kaso, wala ngang sigarilyo, wala ngang inom ng alak, puyat naman, di ba? So, maagang matulog, and ang diet natin, kung ang lahi ng ating tribo ay mahina ang baga, lahat ng food for the lungs, di ba? Ang malunggay, naku, paborito ng LGBT po yan, malunggay pa more tayo. Opo, ay isa pa diba? Po pala yun, laging may malunggay araw-araw. Nakakatulong kay Jana. Paano opo ginamit ni Jana ang bisa ng malunggay? Sa mga sabaw-sabaw po, tapos nilalaga ko rin po yung ano, yung ginagawa bang tubig? Maganda pong, ayan, magandang paalala ni Gemma. Ang pinakuluan ng mga dahon po ng malunggay ay magandang i-substitute natin sa tubig, no, ng mga mahina ang baga. Parang naka-multivitamins po yan. Mabilis pong lumakas ang baga. Malunggay pa lang. Opo. Diba? Lola Gemma, naaarawan ba ang mga apo mo dati o hindi? Nung paglabas po ng ospital, araw-araw ko po pinapaarawan. Pero nung nag-school na po. Ayun. Pero kaya, bago na dala sa ospital si Jana, ay hindi naaarawan. Hindi po. Okay. So, gawin po nating holistic ang approach sa ating gamutan. Pati sikat ng araw, napakalaking tulong po ng morning sunlight exposure, especially between 6 and 8 in the morning. Opo. Kahit 20 to 30 minutes lang. Yung bag ba niya ay malaki? Mabigat? Mabigat po yung backpack niya. Yun. Kailangan magbabawas tayo pag mahina po ang baga. Opo. Yung nga lalo nakabackpack ang mga estudyante natin. Opo. Babawasan. Ang taas pa naman ang room niya, nasa fourth floor. Naku po, aakyat pa sa fourth floor ang bata. So, kasama sa pag-iingat natin yon, Gemma, no, na kausapin ng teacher, pwede po bang pag Lunes, ibawas namin itong isa? Ganyan po ang ginawa ko. Ayan, very good. Nung lumabas galing sa ospital si Jana, bukod sa pag-inom ng Arthrospira tablets o yung healing food tablet natin, dinagdagan na ng Serpentina tablets. Opo. Okay. Ang Serpentina tablet, para lang sa mga lolang nanonood sa atin, ay para po doon sa infection sa baga dahil opo pneumonia nga po ang sakit ni ano, ang sakit ni Jana. Ilang tabletas ng Serpentina ang pinainom? 5 po sa umaga, 5 sa tanghali, 5 rin po sa ano. Ayan, gabi. Okay naman, tama yung dose mo na yon, no? Gano'ng kabilis nakatulong ang Serpentina tablet ni Jana? Mga ano, 4 days pa lang po nung ano, nawala na, hindi ko na napansin na ubo ng ubo. Oh. Tapos sabi ko, may nahihirapan ka ba? Hindi daw po. Okay na daw po yung paghinga niya. Alright. Bukod sa Arthrospira, Serpentina, nag-massage din kayo ng healing galing opo oil? Opo, healing oil. Mm-mm. Tapos yung pangtapal nga po. Ah, okay. Hiling-galing oil po. Yun ang pang-stimulate, no? Opo. Doon sa lung points. So, dito sa dibdib,
sa likod, sa tigabilang gilid ng leeg ni Jana. Napansin niyo ba yung mga kulani na matatambok? Opo. Malalaki ba? Ikaw ba ang maliliit kumakapa? Lang. Maliliit. Opo, pero marami. Madami dito sa gilid na to. Kaya ina-applyan po ng warm compress, yung may vinegar ha. Ang pang-warm compress po natin, pag pneumonia na, hindi yung ordinaryong dampi ng mainit na towel, no? Kasi po, may infection ang pneumonia, infection sa baga. Kaya ang pinakapanlaban po natin sa infection sa ating natural na paraan ng gamutan ay ang vinegar. So sa malinis na basin, nilalagyan po natin ng 2 glasses hot water, half glass vinegar. Diyan natin pinapa-absorb sa malinis na face towel, 'di ba? Pag na-absorb na, pigain lang ng mabuti yung towel, yung init po at okay na yung vinegar na kasama doon. Yan, dampi halimbawa dito sa mga kulani sa leeg bago yung gentle massage ng hilinggaling oil. Tigkabila yun. Tapos sa dibdib at likod, ganun din. Basta susundan nyo po ng gentle massage ng hilinggaling oil bawat bahagi ng 15 to 20 minutes. Ganun. Nagtapal cream ka. Opo. Okay. Gaano katagal kayong nagtapal cream? 4 na gabi. Sa healing tapal cream, ikaw mismo, Lola Gemma, ang nakakita. Diba, inilalagay natin sa malinis na tela, diba, nakasinglapad ng palad ng pasyente. Ganun po yun. Kung gano'ng kalaki ang pinagdikit na palad, yun po ang ano, approximately ay size ng baga natin, no? Opo. So, doon nilalagay ang healing tapal cream. Opo. Nang pantay doon sa tela na ginupit, malinis na tela bago ilagay sa dibdib, likod, tapos pinagugulungan po ng bote na may mainit na tubig para mag-open lalo yung skin pores. Napansin mo ba na kapag tinatanggal na yung tapal cream sa umaga, mas makapal na siya? Opo. Parang mas matigas. Mas matigas, mas makapal. Kasi nag-a-absorb talaga siya through the skin pores. Nung mga tubig, plema, yung mga fluid na nandoon sa ating baga. Tapos vitamin. Yung herbal vitamins, B1, B6, B12. Pinakompleto ko po kung ilan po yung dapat na Tig 100 milligrams after meals, 3 times a day. Kasi maraming dapat i-repair doon sa baga ni Jana, no? Opo. Na naperwisyo ng pneumonia. So, anong sabi ni Doc nung nagpa-check up na kayo ulit? Ano, nung nagpa-check up na siya, sabi niya, wala naman doon na siyang naririnig. Wala na. Ano po, Doc, clear na po siya. Sabi niya, opo, wala na po akong naririnig. So, pinatigil na rin niya yung antibiotics na pinapainom. Nawala na po yung ubo ko, lagnat, pagsasakit ng tiyan, nawala na po. Ngayon po, nakakapasok na po ako sa school kasi gumaling na po ako. Lumakas po siya. Mm-hmm. Maging masigla ang ano niya, pangangatawan niya. Iniingatan ko na po siya na hindi mapawisan ngayon. Bumibili po ako na hindi na po face towel ang inalagay ko. Ano na? Paper towel po. Ayan, ang turo natin sa halip na sampayan ng tuwalya, makapal na tuwalya ang likod ng bata, paper towel. Pag walang paper towel, bond paper. Opo. Alam niyo po kung bakit. Mabilis niyo pong palitan, mabilis mag-absorb. Kesa doon sa ordinary towel. Opo. Maraming salamat, Gemma, sa pagbabahagi mo. Mga kaibigan, sana po ay natuto tayo sa karanasan ni Lola Gemma at ni Jana. At alagaan po natin ang ating baga para maiwasan ang pulmonya. Pero kung sakaling may nararamdaman na, huwag pong mag-alala dahil merong maaasahang alternatibong paraan. Narito lamang po at nakaagapay ang healing galing gamutan para sa inyong karamdaman. Itutuloy ko po ang pagtalakay tungkol sa pulmonya at iba pang lung conditions. Live po tayo maya-maya sa ating e-consulta online program sa Healing Galing Official Facebook page. Kita-kits po tayo doon. Ngayong umaga po yan at ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po! Hirap makatulog sa gabi? I-healing galing mo na yan! Alamin kung paano sa Healing Galing sa TV! 7:30 ng umaga, Sabado!